Good day po, no? Maraming maraming salamat po sa pakikiisa sa ating magiging discussion for today. Bali, ako nga po pala, si Aliana Mimang San Ignacio. Maaari niyo po akong tawagin bilang Ate Yana, no? Isang nursing student from Cavite State University. At nandito po ako ngayon para mag-conduct ng health teaching tungkol sa HIV and STI prevention. So ano nga po yung mga topics na tatalakay natin sa araw na ito? Unang-una is yung HIV. STI as well as yung iba't ibang uri ng HIV ng STI. Iba't ibang uri ng STI. Sino nga ba yung mga at risk as well as yung mga preventive measures na maaari nating gawin para maiwasan yung pag-acquire ng mga ganitong sakit. So before po tayo mag-start, may mga alam or knowledge po ba kayo tungkol sa HIV or STI? Nakakahawa po. Maaari pong makakasya sa buong dapat iwasan po yung ayun, tama naman po yung mga sinabi. Sunod na question po is, sa tingin niyo po, bakit importante na mapag-aralan natin yung mga gantong sakit? Para ano po, siguro, para malaman po kung paano po siya maiiwasan. Para maiwasan po yung pagkakasya. Kaya ano po kasi, usulin po kasi ngayon yung mga sakit. So baka po isa-isa na yung takbo na pagkamatay ng ibang isang tao, kung naman po sana, ay yung pagkakaroon siya ng HIV or STI. So tama naman po yung mga sagot niyo ulit, no? Bali, para po mas malaman natin kung ano yung HIV or STI, mag-proceed na po tayo sa discussion. So first po is yung what is HIV? Bali, ang HIV po ay isang acronym ng Human Immunodeficiency Virus, which is a virus po na umaatake sa cells ng katawan ng tao, kaya mas nagiging vulnerable sila sa iba't ibang mga sakit. So na-spread to or nakukuha siya through unprotected sex o yung hindi walang proteksyon na pakikipagtali as well as yung pag-share or paggamit ng mga used needles and injectables. As of now, no, there is no effective HIV cure, meaning wala pa siyang gamot. Pero meron tayong medication which is yung antiretroviral therapy or also known as ART. Ayan. If left untreated yung ating HIV, maaari siyang mas lumala. Kaya ito ay tinatawag na AIDS naman, which is yung acquired immunodeficiency syndrome. Yan, para mas malaman kung ano yung stages as well as symptoms ng ating HIV, ito na yung sa next slide. So first natin na stages, stage is yung acute infection. Dito sa acute infection or sa stage number 1 is ano lang siya, fever-like symptoms. Nandito yung mga chills, yung fatigue as well as yung mga swollen lymph nodes. Na makikita yung ganito mga symptoms 2 to 4 weeks siya after or on infection, while naglalas naman yung symptoms from days to weeks naman. Sa second stage, also known as yung clinical latency, yung tawag siyang chronic HIV infection, which is the stage kung madedetermine kung lalala ba siya or lalala yung HIV or mamimaintain yung situation ng HIV. Dito rin tinatawag or sinasabi na pinakamatagal na stage since maaaring tumagal yung people with HIV ng 10 to 15 years sa stage na to without treatment. Last nga is yung ating AIDS na nasabi na kanina, which is yung last stage nga ng ating HIV infection. So dito, makikita na sobrang nade-deteriorate na nga yung katawan ng patient since nagiging sobrang vulnerable na yung katawan nila sa iba't ibang mga diseases. Since yung HIV nga na virus is nakaka-apekto sa immune system nila. So, nandiyan na yung rapid weight loss as well as yung sakit gaya ng memory loss, depression, and other neurologic disorders. Ayan. So, HIV or AIDS Awareness Month, pwede niyo po bang basahin yun sa slides po? Yung goal daw po ng HIV or AIDS Awareness Month is to spread information about testing and treatment, defeat the stigma around HIV or AIDS, and honor those who have passed on. And yung month po, kung kailan po nagaganap yung Awareness Month, is December 1st. World Health Organization started World AIDS Day
since then, it became a month-long advocacy. Yeah. So, base nga po sa slide na nabasa nyo, no, yung HIV or AIDS Awareness Month ay ginaganap being December with layunin or goal nga na magkaroon ng information or ma-spread yung information about HIV and AIDS para ma-defeat yung stigma tungkol sa mga diseases na ito. So, yan. Before po tayo mag- sunod na topic, which is yung STI, meron po bang kayong mga tanong? Wala naman. So, yun nga. Sa STI naman po, isa siyang acronym, which is sexually transmitted infection. No? Ito ay napapass through unprotected sex na nagvavary from vaginal, oral, pati yung ating anal sex. No? Meron din tayong STI na parang nakukuha or na-acquired just by skin-to-skin contact. Meron din, or sinasabi dito na maaari daw na walang symptoms na makuha kapag ang tao ay meron or naka-acquire ng STI. Pero if ever man na may lumabas na symptoms, ito ay kadalasan yung unusual discharge from vagina or penis, as well as yung mga rashes, mga infestations, mga irritation sa ating genital region. If ever man na meron tayong STI, ang medication as of today is yung antibiotics. Siyempre, preferred natin na mag-ask tayo sa ating mga doctors para mas malaman kung ano ba yung sakit natin, as well as yung antibiotics na maaari natin i-med. So, iba't ibang uri ng STI. Una na rito is yung chlamydia, which is also known as the clam. It is curable as well as easily curable, and it is also common. Ang inaapektuhan nito or nakaka-affect ito sa both penis and vagina. Second is yung gonorrhea, no? It is common especially to young people. Tinatawag din siyang clamp, and kagaya siya ng chlamydia na nagagamot naman. Third is yung herpes, which is the gift that keeps on giving. It is not curable but manageable. So, kagaya siya ng STI, ng HIV, which is kung hindi makatanggap ng proper treatment and proper care, maaari siyang lumala ng lumala. Ayan. Fourth na naman natin is yung hepatitis. Ito yung madalas nating marinig sa community, since, yun nga, sabi dito, is yung hepatitis B yung pinaka-common sa kanila. Pero ang hepatitis po ay merong hepatitis A, B, and C, na yung C po yung pinaka-serious. So, hepatitis is the inflammation of the liver. Fifth naman po is yung HPV, which is human papillomavirus, which is curable by HPV vaccine. Ito naman po is harmless, pero if ever po na parang malala or severe yung napunta sa inyo, is maaari siya mag-cause ng cancer as well as ng warts. Ayan naman po. Ang ating 6 is ating PID or pelvic inflammation disease. No, makikita sa ating picture na sobrang pamamaga ito or inflammation ito ng ating uterus as well as ng fallopian tube. So ito yung nagko-cause ng infertile sa ating mga kababaihan, lalo na kung hindi siya magamot, since ito ay galing sa untreated chlamydia and gonorrhea. 7 naman is yung syphilis, also known as the pox or bad blood. Less common siya sa ating mga STI as well as curable naman. Last 2 natin is yung trichomoniosis and pubic lice, no? Ang trichomoniosis, also known as the trich, while yung pubic lice naman is yung crabs po. Parehas naman silang galing sa parasites, and also affects all genitals, which is nga yung penis and vagina. So yun, ito po yung pubic lice, yung sinasabi kanina na parang napapasa ng STI just by skin-to-skin contact. Yan. Ayan. Sino nga ba yung mga at-risk with our HIV or STI na? Meron tayong 2 types of exposure. Yan po. Which is yung parenteral and ating sexual. No? Kapag parenteral, this is the type of exposure na ginagamitan ng tools, equipments. Kaya nakikita dito na 99.3% is yung blood transfusion, while 0.7% naman po yung ating needle sharing. Sa sexual, nandito na yung mga pakikipagtalik, no? Paulit-ulit naman po yun kanina, which includes yung 92.5% na anal intercourse and 7.5% naman yung penile-vagina intercourse. Yun, sino nga ba yung
yung mga at risk. Una na po dito is yung ating risk behaviors. Nasabi na rin po ito kanina, which is yung nga pong unprotected sex, vaginal, oral, or anal siya, no? As well as yung paggamit nga and pag-use ng mga needles or injectables. Second is yung communities. Sobrang simple na po ng logic niya. The higher the cases, the higher the people can acquire it. No? Pero syempre, yung percentage is still depends on the subpopulation sa ating communities, which is yung ating number three, kung na consists of gender, race, as well as yung ating ethnicity. Sinasabi dito na 68% of HIV cases belongs to the LGBTQIA+ community. Tapos yung mga madalas na ethnicity or race na nag-a-acquire ng HIV is yung Black or African Americans, as well as Hispanics or Latinos. As well as yung ating transgender woman and yung people who inject drugs. Ayan. Last topic na po tayo for today. Meron po ba tayong mga tanong before po tayo mag-proceed? So dahil wala naman po kayo mga katanungan, ang last naman na po natin is yung ating preventive measures para maiwasan yung pag-acquire ng ating HIV or STI. Now, una na po rito is yung use of contraceptives. Specifically, yung ating condoms. Ayan. Since condoms is known to be the best prevention of acquiring sexual infections. Pero syempre, nandiyan pa rin yung dapat hindi tayo makapagtali. Nagiging second option lang naman ang condoms kung hindi talaga natin kaya pipiliin yung sarili natin sa sexual activities. Sinasabi na 99% yung effectiveness ng condoms para maiwasan yung acquiring ng sexual infections. Pero syempre, 100% pa rin yung abstinence or hindi pakikipagtali. Second is yung ating communication is the key. Specifically, kapag meron tayong mga partners. Dapat kapag may partners tayo, maging trusted tayo sa kanila, makipag-communicate, lalo-lalo na sila yung pinaka-vulnerable na magkaroon ng sexual infections. Ayan, no? Communications prevent the further spread of the infection niya. Third is yung do not share the needles. Nasabi nito sa PPT na if you're doing drugs is bad enough, make sure not to share needles that are used. Syempre, nasabi na yung nagpaulit-ulit kanina, nakita na rin sa graphs kanina na sobrang affected talaga yung mga tao na nagkakaroon or nag-use ng mga injectables as well as used needles. Prevention is better than cure. So if ever man na meron po kayong gusto pong malaman, pwede nyo pong i-reach out si Dr. Jose Gerard P. Belimac, which is nasa DOH NCDPC siya na po. Siya yung project manager ng HIV, AIDS, and STI prevention and control program. So nandito po yung kanyang email as well as yung kanyang contact number. Ayan. So, yan. Thank you for listening. Bali, hihingi pa rin po sana ako ng ilang mga minuto para po hingin yung inyong mga concern as well as yung inyong mga opinion and questions tungkol po sa ating naging discussion for today. Bali, nandito po ang ating like and unlike meter para po sabihin nyo kung naging helpful ba siya or hindi yung ating discussion. So, naging helpful po para matuto po ako sa... para matutunan ko po kung ano po yung about dyan sa akin. So, very helpful po sa akin. Alam ko po yung mga pwedeng gamitin tulad mga condoms yung mga pwedeng gawin para hindi po ako makahawa or mahawaan na ano po. So, ayun po, it will greatly helpful po sa akin as a student po. Kasi po, sa school po namin, hindi po po siya ganun tinuturo ng school nurse namin. So, ngayon po, meron na po kang kaalaman or knowledge na maaari ko rin i-share sa mga classmate ko, especially din sa mga tropa ko, and also sa pamilya ko po, para po hindi magkaroon sila ng ganyang sakit na autoimmunism. So, yun, maraming salamat po sa pakikipag-cooperate po sa atin ngayong araw. Bali, nandito po yung brochure po natin. Sa brochure po na to, nandyan po yung topics na nabanggit po kanina sa discussion. Bali, maaari nyo po siya ulit basahin and para po mas marating po yung ating information. Again, ako po si Ate Yana and thank you po sa pakikinig. Thank you din po.